So hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon sa HYX. Yan, so magbabike check tayo ng isang mountain bike na gawa ng HYX. Ayan o, nakita nyo guys, HYX. Saka meron nga pala din tayong t-shirt na HYX na binigay sa atin ni Sir at ni Ma'am Lee. Yan, so wala na tayong intro guys. Diretso na kagad tayo dito sa bike check na to. Dahil naglalaway ako sa sobrang ganda nito guys. So pag nakakita nyo to, papangarapin nyo tong bike na to. Yan. Pero syempre, sa ngayon, iba bike check muna natin yan. Hihimay-himay natin kung ano ba makikita natin dito sa mountain bike na to. Ayan. So dyan lang kayo guys. Samahan nyo ako. Tara. So guys, ito ang ating HYX na mountain bike. Ayan, no? Apakaganda ng mountain bike na to guys. Ayan. So, ito na siguro ang pinakamahal na mountain bike na ibabike check natin ngayon. So, simulan natin. Siyempre, sa kanyang frame. Ang frame niya ay, kung makikita nyo guys, naka 2-tone ang frame niya na merong black saka red. So, red doon at black dito. Nag-glossy yan, guys. Glossy. At ito nga palang frame na to ay gawa yan sa carbon. So, naka-carbon frame tayo. Kung mapapansin nyo, guys. So, napakaganda, oh. So, simulan natin sa kanyang head tube. So, head tube niya ay tapered. Tapered head tube. Ayan, oh. Makikita nyo, guys. May nakasulat na tapered. Ayan, oh. So, nababasa naman natin, eh. At may makikita tayo ditong logo ng HYX. Ayan o, di ba? Logo. At pag kinapa mo to guys, pag kinapa mo to parang decals. Ayan o, parang decals yung kanyang logo rito. Ayan yung kanyang head tube guys. O, tingnan nyo, napakalapad. Ayan o, ang kapal o. Tapos dito, may makikita kang HYX. So, pag kinapa mo to, ganun din. Parang decals. Kulay silver to guys o. Ayan o, ang ganda na ito. At may nakasulat dyan na Innovation Technology Design. At dito may makikita kang, hindi ko alam kung ano to. Ayan. Chinese character siguro ito guys. Ayan. Pa-comment na lang guys sa inyo kung alam nyo kung anong logo na to. At dito sa kanyang seat tube. Ito nga palang seat tube na to guys. Ay sinukat ko. Size 18. At may logo dyan ng HYX. Ayan o. HYX o. Yan, so napaganda na. Tapos meron din ganun na decals. Pintura to guys ha. Pintura. Yung kanyang silver. Saka yung ibang nakikita nyo na design dito. Yan, dito tayo sa may bandang baba. Ganun din guys oh. Ang taba dito. Ayan, napakataba. Yan oh. At dito sa kanyang down tube, may makikita ka nakasulat na Aero Carbon Super Light. So napakagaang na ito guys. Papakita ko sa inyo mamaya, kukuha tayo ng timbangan para matimbang tong bike na to. At dito, mayroong lalagyanan ng battle cage holder, lalagyanan ng beer yan. Tapos dito sa kabila, syempre kapag may beer ka, dapat may pulutan. Ayan, o, term dapat yan. At may logo ng HYX. So ganun pa rin, may nakakapa pa rin ako dyan, tulay silver na parang decals. So napakasimple ng design ng ating frame. Punta ngayon tayo dito sa kanyang seat stay. Sa seat stay, walang masyadong design. Lining lang na silver. Ayan. Lining na silver. At may nakasulat na
To care, to dare is to ride. Ayan, to dare is to ride. Hindi ko alam Tagalog yan. At meron dito sa HYX, may bandang dropout. Ayan, no? So parang decals talaga siya. At dito sa kanyang seat stay, chain stay. Yung chain stay niya, ayaw na naman mag-focus ng ating camera. May dumaan na naman cheeks. HYX, ayan. Tapos dito lumabas. Guys, itong frame natin ay true axle. Ayan, oh, nakikita natin, no? True axle na ating frame. Ayan. So, punta tayo sa kanyang fork. Itong fork, guys, ay air fork. Gawa ni Xtreme. Ayan, air fork. 36 daw. Ito sticker lang to, guys. Ito, nakakapako. Palagi ko sticker yan. At itong XT fork. Sticker lang din yan. So, napakataba nito, guys. Talagang napakataba. At true axle ang ating fork. At meron tayo ditong rubber na indicator ng bounce, 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 bounce. Yan, basta bounce na yan. Ito yun. At meron tayo ditong air valve cover. So, dyan nilalagay ng hangin. Huwag kayong magbobomba nito gamit ang pambombo ng gulong. May talagang pambomba yan. At huwag nyong iwawala yung cover na yan. Ang hirap maghanap niyan. Or kung mahirap, wala kang mabibili niyan. At dito, sa kabila, may makikita kang remote lockout. So, may remote yan. Ayan, ito yung kable. Ayan. At aluminum nga pala ang ating crown na tapered. Tapos, aluminum ang stanchion at magnesium alloy ang ating, nakakalimutan ko na ano tawag dito. Pero ito, lower. Ayan. Magnesium alloy. Ayan. So, nandito na rin naman tayo. Diretso tayo sa kanyang wheelset. Ayan, makikita nyo, oh, wheelset, oh. Simulan natin sa kanyang hubs. Yung hubs niya ay gawa ni... Tingnan natin kung sino may gawa. Novatec. Novatec na DH61SB na hubs. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 times 2. 32 holes ang kanyang hubs. Made of alloy, kung hindi ako nagkakamali. Na true axle ang ating hubs. Ayan. At syempre, itong spokes ay malamang sa malamang. Dahil sa presyo niya, ito ay stainless. Yan, stainless na yan. At naka-double wall alloy na rim. Yan, nagawa ni Xtreme. Xtreme Pro. Ayan, oh. At may gulong tayo na skin wall na CXT Jack Rabbit. Ayan, gulong to ni Jack. Yan, oh. Yan. Then, punta tayo sa kabila. Ganun pa rin. Novatec na house. At bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 holes na Novatec hubs. At, hindi pala 16, 32. 16, 32 holes na hubs. Stainless na spokes. Double wall alloy na rim na gawa ni Xtreme. At CXT Jack Rabbit na gulong. Hanapin natin size ng gulong, guys. Hanapin natin. Ang size ng gulong ay 29. 29 by 2.25 ang kanyang gulong. So, nandito na rin naman tayo. Punta tayo sa kanyang cogs. Ang cogs niya ay kulay itim. Tamang-tama sa kulay ng bike. Na bilangin natin ng speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed na cogs. Kung hindi ako nagkakamali, guys, SRAM yata itong cogs na to. Ayan. Hindi ko kasi masyadong masilip yung ano doon, guys, eh. So, pakitama na lang ako, guys, kung mali ako. At ang kanyang RD ay SRAM GX. Ayan, no? SRAM GX na naka-Eagle Technology. So, lilipad ka dito. Pag ito ang ginamit mo. At napakalaki ng pulley niya, guys. So, tingnan nyo. Laki ng pulley, oh. Ayan, pulley. Siyempre, ang kanyang chain ay gawa ng SRAM. Yan, gawa ng SRAM. At tingnan nyo to, guys, oh. Meron siya rito ang chain protector. Alloy yata to or bakal. Yan. So, hindi ka nabibili ng chain protector. At dito tayo ngayon sa kanyang crank. So, ang crank niya, guys, kung makikita nyo, SRAM GX. Ayan. SRAM GX. Kung hindi ako nagkakamali, guys, sinukat ko to 180. Ang kanyang size. Panghigante yung bike na to. Panghigante. At naka 34 teeth na chainring made of alloy.
alloy ang crank arm, alloy ang chainring na 3040, yaan ay SRAM din. Ayan, no? SRAM, 3040 Eagle Technology. Lilipad ka talaga dito. Yan. At sa kanyang pedal, Extreme XT-001 na naka-sealed bearing, oh. Naka-oil slick na yan. Ganda, oh, guys. Oh, smooth na smooth ang kanyang ikot, oh. Oh, di ba? Oh, so, punta tayo sa kanyang upuan. Ang kanyang upuan ay gawa ng Extreme 1. Ayan, guys, oh. Extreme 1 na alloy. Ang taba nito, guys, 34 yata to. Kung ako nagkakamali, 34 ang taba nito. Talaga, ang taba na naka-alloy na yan, alloy. At dito tayo sa upuan. Ayun, oh. Ang upuan natin, guys, malambot yung foam. Tamang-tama ito sa mga talagang naglo-long ride kasi may butas. So, dyan na lang dadaan ang ihi mo pag naihi ka. So, hindi ka nahihinto para umihi. So, tuloy-tuloy na. Gawa XT. Tatak ng ating upuan. So, dito, labasan naman ang utot yan. Pag nautot ka dito, pag naihi dito. De, joke lang yun. Yan. Ito, guys, so, tingnan nyo. Hindi ko alam. Asaan ang seat? Ayan, oh. Hinahanap ko. Wala, oh. Ayan, oh. Paki-comment na lang, guys, kung alam nyo kung nasaan yung lock ng ating seat post. Ayan, oh. Yan. So, wala pa akong masyadong alam dito sa bike na to. Pero, yung iba, alam na natin. At dito sa kanyang stem. Ang stem niya ay 80 millimeter ang haba. Na 31.8 ang taba. Gawa yan ng Extreme 1 na alloy or aluminum. At ang kanyang headset. Walang pangalan. Pero, meron siyang carbon na 1, 2, 3. Tatlong spacer na carbon na 1 cm, 1 cm, 1 cm. At ang kanyang handlebar ay straight. Yung kanyang handlebar, gawa yan ni Extreme 1. Extreme pa rin. Ayan o, Extreme. Alloy to, guys. Ay, palagay ko carbon, guys. Ayaw tumunog yun. So, carbon. Carbon yung ating handlebar. Kung hindi ko nagkakamali, guys. Ayan o. Ayan. At dito tayo sa kanyang handle grip. Uy, ang lambot. Sarap nang hawakan to, guys, oh. Sarap hawakan, oh. Parang nadidikit yung kamay ko, guys, oh. Manipis siya, manipis. Hindi kagaya ng ibang handlebar na ang kapal, tapos matigas pa. Ito manipis at malambot. Tamang-tama to sa mga mahilig mag-ride na nakagwantes. Ayan, oh. Tapos meron siyang lock dito para hindi madaling matanggal yung handlebar ninyo. At meron tayong end cap na plastic. Ayan. At ang kanyang preno naman ay naka Shimano Hydraulics na MT200. Ayan, ang ganda na ng hydraulic brakes natin. Tapos, ang kanyang shifter na SRAM GX. Ayan, SRAM. Tapos, ito yung ano, yung remote ng ating air fork. Ayan, ayun kong galawin yan, guys. Hindi ako sanay gumamit yan eh. Ayan. So, syempre, ganun din sa kabila. Shimano MT200 na preno. Ayan. So, doon tayo, guys, sa ado kung saan dumaan. Sunlaan, pumasok, at lumabas yung kable ng ating bike. So, labas-pasok tayo. Pag may pinasok ka, syempre, may lalabas. So, dito sa kanyang head tube, may makikita kang tatlong butas. So, ito, shifter. Shifter. Tapos, ito, preno. Ayan. So, kung may papansin ka, meron dito available na isa. Yan ay para sa FT. Kung gusto mo maglagay. Ayan, oh. Kasi naka-1-by lang tayo. Ayan, makikita nyo, naka-1-by, guys, oh. So, wag nang maghanap ng wala. Ayan. Iiwan ka nyo pag naghanap ka ng meron sa iba. Okay? At dito naman lumabas yung preno sa likod. Ayan, may plastic siya. So, ito. Ito, dito lumabas. At dito naman sa kabila yung RD. Ayan. So, kung tatanungin nyo kung paano kung maglalagay ako ng FD, dito mo ilalabas yan. Ayun, oh. Ayun yung butas. Doon mo ilalabas yung kable ng FD. At malamang sa malamang, clamp type ang FD na gagamitin mo dito. Kung sakali. Pero, palagay ko, hindi ka na magpapalit. Napakaganda na, guys, ng ating crank, oh. Diba? Oh. Doon tayo sa kabilang side ng crank. Ang crank natin nga pala, guys, ay Halotech. Ayan, may butas, oh. Oh, diba? Yan, may butas yan. Ang ganda, oh. Yun. Dito tayo ngayon sa brake caliper. Kung ang lever natin ay Shimano, syempre, ang caliper natin ay Shimano rin na naka-post mount. Ayan, naka-post mount yan, guys, oh.
Post mount na Shimano. At palagay ko guys, yung kanyang rotor ay 203. Yan. Malaki siya, malaki guys eh. Nalalakihan talaga ako. Kita nyo oh, halos kasing laki na nung pinakamalaking plato dun sa cogs. Laki oh. Nagawa yan ng SRAM. Ayan. Ay hindi pala guys, 160. Ayan ang nakasulat to, center line, 160. Gawa yan ng SRAM. Ayan. So, masyado lang siguro ako na-amaze dun sa kanyang rotor. Ang ganda, oh. Ayan. SRAM na rotor. Shimano MT200 na caliper. Siyempre, sa kabila, ganun din. Shimano MT200 na caliper. At SRAM na rotor na 160mm. Pero palagi ko, naduduling lang tayo guys. I-double check natin para sigurado tayo. Palagi ko, ayan guys, 180. Yan, pakita natin. Asa na? Ayan ka guys, kung nakikita nyo, 180. Ayan, center line, 180. Yan, so yun. Naka-bolt type ang ating rotor. Palagay ko, sealed bearing na rin to, na true axle. Ayan. Napakaganda ng bike na to, guys. So, wala na siguro tayo nakakalimutan. Ayan. So, ayan, guys, ang ating bike check ng HYX na mountain bike. Napakaganda, guys. Napakaganda talaga, guys. So, sa mga nagtatanong kung saan mabibili to, ito ay madama mabibili dito lang sa HYX Enterprise. Dito sa Barangay Malis, Rizwan Gate 5F Giginto, Bulacan. So ilalagay ko na lang yung kanilang contact number sa kayong address sa description kung hindi nyo naalala dun sa sinabi ko. Ayan. Ilalagay ko na rin yung contact number, address para sa mga gustong magtanong kung magkano tong bike na to. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Mag-comment na rin kayo dito sa bike na to kung anong masasabi ninyo. Pero ako masasabi ko rito, napakaganda ng bike na to guys. Promise na to. Kasi naka-SRAM na to guys. Ngayon lang ako nakapag-bike check na naka-SRAM. Yan. So at huwag kalimutan pindutin na subscribe button guys para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. Siya nga pala guys. Yan. Bigay sa atin ng HYX na t-shirt. So, hanggang dyan na lang guys. Kita-kits tayo sa susunod na video. Hanggang dyan na lang. Bye-bye! Babush! Paalam! Bon voyage! Kita-kits! Bye-bye!